Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jojo Buenafe. Ako po si Father Roy Villier. And welcome to our program, Tastimony! Magandang araw, Father Jojo. Hello! Kamusta, Father Roy? By the way po, sa ating mga viewers, baka kayo magtanong bakit magkalayo kami ni Father Jojo. Hindi kayo magkagalit po ngayong araw na ito. Bakit nga ba? Meron po kasi tayo ngayon, Father Jojo, special guest. Talaga namang I'm sure kayo po maging interesado sa kanyang share at tuturo sa ating bagong menu. Right! And with our guest, kapupulutan natin ng inspiration at pag-asa ang kanyang mga life, ang kanyang life stories. Okay. Kaya nga po, ngayon po, we will call po ang ating pong special pong panauhin na tayo tuturuan ng masarap na pagkain at same time ating mga kaulua ay kanyang pong bubusugin din. We welcome Attorney Maria Jesusa Eleanor Siquijor Magbanua. Pwede po natin siyang tawaging Attorney Jessica or Jessica for short. Welcome, Attorney Jessica. Welcome, po. Hi, thank you, po. Yeah. Can we call you Ate Jessica? Si Ate Jessica pwede or po, Jessica? Father. Thank God you, Marla. Bless po. God bless Laman you. Marla. How's your day, Attorney Jessica? Okay po. Feeling blessed always. That's wow. Nice. Kayo ba yung na-excite? Kayo po, personally, na-excite po kami sa inyong ituturo sa amin ngayong araw na ito tungkol sa inyong pong menu and of course, sa inyong pong pagbabahagi sa inyong pong buhay. Ano ba yung lulutuin natin ngayon, Attorney Jessica? Ilulutuin po natin ay Divine Potato Salad. Wow! Pangalan pa lang, divine na talaga. Nga. And yes, what makes it divine? We'll find out later. We will discover kaya later po, on. Babalik kayo mamaya, huwag kayo nga alis. Divine Potato Salad. For the ingredients, 2 kilos potatoes. 1 and 1/2 cups pineapple tidbits, 1/2 kilo chicken breast, 1 kilo carrots, 1/2 cup celery diced, 2 cups chicken stock, 3 cups mayonnaise, 1/2 cup red onion, 1 cup pickles, black and white ground pepper, salt, taste. Napanood niyo po yung mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng Divine Potato Salad. Ayan. And now we're back again and we'll ask Attorney Jess, bakit divine itong potato salad na gagawin natin? Malalaman nyo na lang pag nalasa. Ay, siguro dahil sa lasa talaga. Yes. Oh, may masabi ka, final heavenly! Pagkakong hindi na pa heavenly, lagot ka. By the way, before we continue po pala, tayo po ay nasa lugar pa rin po kung saan maganda po ang ating kitchen set. Right. Ang ating pong friends dito po sa Heyfele, dito po sa Maytagig, tayo po ay muli wini-welcome upang ang ating pong shooting pong ito ng ating pong show na testimony ay maating pong magawa. So we'd like to thank our friends from Heyfele. Thank you so much. Thank for you. Thank you so much the kitchen po. And for everything. Okay. Yeah. So ngayon po, si Attorney Jess, siya po ay maguturo sa atin. Siya nabiginaw po yung inyong paggawa ng ating pong Divine Potato Salad. Sige po. Saan natin sisimulan, Attorney First Jess? First po, pag na-boil na natin yung potatoes. Ito po yung boiled potatoes. Yung, dapat pakuluin. So, tapos, pero bago nyo i-boil, kailangan lagyan nyo na muna ng salt. May salt po. Okay. Bago i-boil, yung tubig may salt. Yes, para may lasa na kagad po yung patatas. Okay. And, ilang minutes yung pag-boil, Attorney? Depende. Minsan, mga 30 minutes na siya eh. Meron po ba kayong ratio na, for example, isang bowl pong ganito, enough to cover the pan. Yung bowl po. Okay so, ba? Yung sa chicken naman po, Father. Ito po ang chicken. Yan. Mm-hmm. So, iboboil din natin siya. Mas maganda po kung chicken breast. Chicken breast, para malaman. Malambot. Yun. Ito yung sample ng chicken breast. So, hihimayin. Picho, di ba? Ang Tagalog po yung picho, di ba? Chicken breast. Yes, picho. Okay. So, ikikip po natin yung sabaw niya, yung po yung... Yung broth. Broth. Aha. Chicken broth. So, ito broth. Po yun. This one is chicken broth. Okay. So, ang gagawin po natin, yung tidbits. Ito po ang tidbits. Yan. Pineapple tidbits. Uh-oh. Yung ito. Juice po niya, hindi po yan tinatapon. Okay. Ano ginagawa, Attorney? Walang sayang, ha? Yes. Okay. You pour it sa
Chicken. Uh-huh. Chicken breast. Aba, ngayon ko lang na-discover yung ganyan. Ha? Anong purpose nun, Attorney Mas, Jess? Magiging flavorful po yung chicken. Wow. Yan. Okay. So, and then, so, tsaka hindi siya madadry yung... Ang kailangan pa pagkalagay, halu-haluin pa? Pwede rin. Para ma-absorb ng chicken po. Meron po itong spoon. And fork. Father Jojo. Okay. With the honors. Ayan. Tengi pang tinidor. At, the same way din po. Itong potato sabaw naman ng chicken, yun ang ilalagay sa patatas. Ah, okay. Sige po. So, okay, after so nahalo ko na. Yun po, yung chicken broth. Pinaglagaan ng chicken natin. Yung pinaglagaan ng yun chicken. Yun po ang ilalagay sa patatas. Lahat po ba ito? Gano'ng kadami? Lahat. Yan. And then halu-haluin din ng konti. Para ma-absorb. Di ba, attorney, dapat hindi halong-halo kasi madudurog. Oo. Yung potato. Hindi dapat ito. Huwag gamitin panghalo ng patatas ang kutsara at tinidor. Hindi po tayo pa i-kompleto sa gamit po ito po sa atin pong hay fillet natin set. Sige po. Yun dapat ang ginagamit panghalo. Mahaba mix. Ayan, dalawa po. Okay lang. Sige po. Sige po. Dahan-dahan lang, Father Jojo, no? Sabi mo kanina, para huwag siyang... Madurog. Ayan. So, dun sa mga... Papakita po natin yung kung paano naging ganyan. Baka sabihin nung... Bakit biglang may ganyan? Right. So, ito po yung potatoes. Kukuha lang ng plato. Para meron tayong patungan. Para yung hiwa, makita natin kung paano. Sige, Attorney Jess. Sige po, Attorney. Ah, sige. So lang po ay akin pong lalagay dito. Okay, kung gaano kalalaki yung tama para sa potato. Depende po kung ano pong gusto nyong laki, actually. Ah, depende po ba yan sa laki ng bibig? Kung gusto nyong mabilis kumain. By the way, Attorney po, ang usually po ba, gaano katagal ang pag-boil po ng mga patatas talaga? Normal para wag siya madurog, pero not also too hard. Sa rice cooker po kasi, yun ang ideal po talaga. Sa rice cooker po... May timer ang rice cooker, di po ba usually? Pero i-prick nyo rin siya. I-prick nyo rin yung nasa rice cooker. I-prick nyo rin ganyan. Pag lumubog. Mararamdaman nyo naman kung malambot na siya o hindi. Okay. Kasi wag na wag nyo pong i-overcook. Kasi pag overcook po yung... Malalabsak. Oo, hindi na ho maganda ang kakalabasan ng ating potato salad. Alam mo, very interesting yung life story ni Attorney. Oo, I'm sure. Baka gusto kong marinig ng marami yung kanyang buhay. Kaya yung pangalang very father. Very inspiring eh. Diba? Of course, siguro marami nang nakikinig sa atin at nanonood. Na sabi, wow, attorney siya? Tapos syempre, diba makita, meron physical disability si attorney. Pero wow, ang galing naman niya attorney. Kaya gusto kong ma-inspire yung mga televiewers natin. Alamin natin yung naging kwento ng buhay ni attorney. Sige, habang naghihiwa si Ako maghihiwa dito. Ito pong si attorney naman ay magkukwento ng kanya pong buhay. Una-una, attorney, naka-inspire na sabi nga, in spite of the limitations, kayo niyo po umpisa pa lang, kayo po ay nasa wheelchair niyo po ba? At talaga namang, and then we called attorney Jessica. Talaga namang, siguro yung mga taong nanonood, nagulat siguro. Attorney, ano po ba yung kwento nung una? Ano po ba ang nangyari? Bakit po kayo po ay nagkaroon ng nipong disability? Yes. Nung nagbubuntis yung mother ko sa akin, father, nagkaroon siya ng folic acid deficiency. Ah, okay. Pero nag-research pa ako further, nakita ko, father, na talagang wala siyang cause na makita. Nakalagay dun sa pag-search ko sa Google, no known cause. So, ano po yung condition, attorney, na no known cause for which disability po ito? For the spina bifida. Spinal bifida. With club feet pa yun, father. Yung dalawang paa nakabaluktot. Ah, okay. So, nung habang lumalaki ako, na-accept ko siya kagad kasi na-realize ko na early na kaya nagkaroon ng disability is because may plan siya for me. Wow. No? So I'm sure hindi po naging madali para po sa inyo as you were growing up, ano? Very difficult po, lalo na sa school. Mm-hmm. Kasi binubuhat po ako ng father ko papuntang school. Mm-hmm. And may time po na nung kinausap na niya yung principal na kung po pwedeng
wag na lang ako pumasok sa school every day, mm-hmm. dadali na lang sa school yung yung mga lessons. Mm-hmm. Then pumayag yung principal and that. Mm-hmm. Tapos kwento ng father ko, kapag exams na, didadali na niya ako sa school. Mm-hmm. Usually ako pa daw yung highest. Grabe. Wow. Okay. I'm sure. Pero, tama, no? Pero Attorney Jane, di ba, like while you're growing up, no? Siyempre napansin mo, bakit parang iba ako, iba yung iba tumatakbo, nakapaglalaro. How did you deal with it while you were growing up? Nanghina ba yung loob ko? Lalo kung lumakas yung loob ko pag nakikita mo yung ganung differences. Early on, nakita ko kagad kasi ang problema ng disability yung discrimination. Kung walang discrimination, siguro okay lang sa amin na may konting difficulty. Ayun. So, pag sinabing discrimination, of course, naiintindihan na natin yan, pero gusto ko na ipaliwanag natin, paano mo na-experience yun as a bata? Oo. Kasi minsan, children could be so cruel, di ba? You know, father. So without them intending wala, to be so cruel. Yes, hindi naman. Kumbaga, very salita, natural minsan na. Mischievous, playful. Tsaka alam nila yung alin-alin ang naiba. Kita kagad nila kung ano yung naiba. Right. And ang problem is, how do they accept the difference? Yeah. So I always pray, Father. Every time I feel sad or na-frustrate ako na minsan hindi ko magawa kagad yung mga gusto kong gawin, I always call on Him. I'm sure yung inyo pong spiritual life, it also helped you a lot sa pag-build na bakit mo kanina. God has a plan for you. Yes, Father. Pero ako din, I admire yung parents niya. Kung paano siya pinalaki, kung paano marahil in-explain sa kanya yung situation niya, at kung paano pinunan nung parents niya yung kumbaga yung pagka nakaramdam siya ng depression nung bata siya o binibiro siya, dinidiscriminate siya. I believe your family is very supportive. Yes. Naramdaman mo yun, Attorney. Yung God's love is channeled through my parents and family. Nabanggit po kanina, in fact, ngayon po, we keep on saying, Attorney Jessica. Right. So mamaya po, we'd get to hear more yung kanya pong kwento as much as we get to see more kung paano po magbubuo yun pong atin expert pong... Expert na ako nakakahiwa. Nakahabi na ako yung divine plate salad. And so, we'll be back po. We'll stay tuned po kayo. Okay. Nagbabalik po tayo sa ating testimony na hiwala natin yung mga patatas at ngayon po ang sinusunod natin ay yung carrots. Halos ganun din po yung procedure kung gaano kalaki ano, Attorney Jess. Opo, same size po siya ng right, potatoes. No? So tutulungan ko si Attorney. Ang ating pong guest po ay si Attorney Jessica. Siya po ay sa pong, as we call her, abogada. Pero po, kanya pong kwento, she has been through also. Sa maraming mga karanasan na sa ating lahat ay magbibigay po ng maraming pong aral din. So, Attorney, kumusta po ang ating pong unang-unang pag-cut okay ng carrots? Okay naman po, Father. So, ito po, usually, ilang carrots po bang inyong pong kailangang ihanda para po sa ating pong itong ating patatas? Pag 2 kilos to 1 kilo yung carrots. 2 is to 1. So, 2 kilo pong patatas, 1 kilo pong carrots. Kailangan mas marami yung potato, kaya nga potato salad, di ba? Hindi siya carrot salad. No? Opo, so, okay. And next natin, yung mga parsley. Yes. Oh, celery. Tama. Celery, ano ba tayo? Po, celery Father. Po, celery. Ayan. Ayan. So, binabalatan po ang celery. May balat po ito. Aha. Ayan po. Mga tinatanggal din po yan. Ah. Then, after mabalatan po natin, we will start mincing the celery. Ito po ay dagdag din po sa lasa po, di po ba ng ano, yes, no? Yung lasa po ng celery. At pampulay at pampalasa. Oo. Oh, oh, oh. Ayan. So anyway, while we are cutting po yung ating pong celery, kayo na po, you were sharing about po yung inyong childhood na sa kabila po ng inyong pong naging karanasan na kayo po ay meron pong physical disability, inyong pong napansin na, well, it's still, well, you're able to accomplish a lot of things pa rin. Right. Tanong ko lang po, Attorney, yung family po ninyo, ilan kayo magkakapatid by the way? 7 fathers. Ito po, opo. Kasi po, usually ngayon may mga tao na minsan pag may disability, they would even use the term, naku, kawawa naman, malas naman. Tama. Nangyari ba sa iyo na did you feel na ako'y minalas or anything like that? Siyempre, naririnig ko, Father, pag siyempre lumalabas ako, may mga tao nakakita sa akin, may nagtatanong sa sabihin,
pag nakakita sa akin yung bata, sabihin, mami, mami, yung nangyari sa kanya. Sasabihin ng mami, ay, yan, nakulam yan. So, talagang natatawa na lang ako. At all, kung ako yun, ako, ang ako, talaga naman. Ayun, so na-realize ko, Father, na marami talagang misconceptions about disability. Oo, tapos yun nga, yung iba sabihin, may pinaglihi ka sa ganito, pinaglihi sa talangka or something. Pero sa inyo pong family, Ate Jess, ano po ba nangyari po? How did your family, sa iyong mga magulang, how did they accept po, of course, pangilan kayo sa magkakapatid? Pangatlo, Father. Pangatlo. Paano po nila tinanggap yung inyo pong kalagayan ng ito? They accept me wholeheartedly and my parents treated me the same way they treated po yung mga kapatid ko. So same school kayo ng mga magkakapatid? Depende po. Kung masyado mataas na yung floor ng school nila, nililipat ako ng father ko sa yung mababa lang. Right. Di ba very supportive nga yung parents niya? At one point, talagang hinomeschool na siya. Kasi nung ano na medyo nakita na baka nahihirapan na rin si Jess, so hinomeschool siya. Pero kapag ka nag-e-exam siya, dinadala siya sa school, no? At doon siya nag-e-excel pa, na para walang ano, walang duda na naku, paano nangopya niya sa ano, sa loob ng sa house, sinuruan niya ng tatay niya pag di niya alam, di ba? So talagang siguro bago tayo magpatuloy, bilang parit, no, parang natutuwa din tayo sabihin na talaga naman kung si God medyo may kinuha sa yung kaunti, He would give you more in one thing. Yes. Totoo yun, Father, yung when God closes the door, He opens a window. No window. Right. Kung physically kayo po ay medyo having a challenge, pero po sa pamilya, siguro punong-puno ng pag-ibig po inyong pamilya, Father. Appreciation and acceptance po. So ngayon, hinihiwa na ni attorney yung onions. Okay. Huwag mo masyado madami. Kailangan lang ko madami. Okay. So ito na po yung atin pong mga Ricardo na ihalo po natin. By the way, ang potato salad po, hanggang boil lang po ito ng potato, di po ba? After po ito, lahat ay halo-halo na lang Ihalo natin later po. Tama, no? So, attorney, yung, siyempre, saan kayo nag-high school? Yung malapit lang po sa house namin para hindi po mahirapan pag-travel. Saan po ba ang mga Sikihor po ang inyo pong ano, no? Sikihor po yung family. Yes, sa Pasay po kami. Pasay po ang Sikihor. Haba ng pangalan mo. Oo ka. Grabe, walang awa ang magulang mo, Jesus no? Maria, Jesusa, Eleonor. Nahihirapan ka na, pinaghirap ka pa magsusulat. May story yan, Father, kasi nung pinagbibuntis nga ako, alam ng mother ko na meron ng disability yung ilalabas niya. Nag-pray siya kay Sacred Heart of Jesus. Kaya po, Jesusa yung pinangalan sa akin. Kaya Jessica po ang inyong palayaw. Yes, Jessica. In English na Jesusa. Pero no, I admire her parents. Kasi kahit nung baby pa lang siya, no, early on in life, na-discover na may illness o may disability nga sa kanya. Pero, kinuntinyo yung pregnancy. Kasi yung ibang parents, kapag ka, may disability, ayaw-ayaw din nila maghirap at gano'n. They resort to other means na hindi maganda, no? Actually, malaking factor po talaga ang magulang po, no? Sa paglaki po talaga ng bata, kung paano po yung how the child accepts or admits herself or himself. Yeah. Laking bagay talaga po yung mga magulang. Kaya, ano? Di ba, attorney, no? Sa mga nakikinig natin, mga televiewers natin, na may mga anak na mayroong disability, hindi porque may disability yung anak ninyo, ibig sabihin, wala silang mararating. Tingnan nyo si attorney. Diba? Abogada talaga. Attorney Jess, paano naman po yung family po ninyo na nadala po ng inyong buong magulang doon po sa simbahan? Kasi nabanggit kayo ni Jojo na yung mga values po ba? At madalas, yung mga values pong ito ay galing sa simbahan, hindi po ba? So I'm just curious po, kumusta po I would say prayer life, spiritual life po ng pamilya po ninyo? We always pray, kahit maliliit po ko kami, we pray together. And we go to church every Sunday. Buong pamilya po ito, mommy, daddy, opo. At itong magkakapatid. So, I think yun yung pinanghuhugutan nila ng lakas, no? No? So despite na mga ganito, hindi sila nagpapatalo kasi ramdam nila, meron silang spirituality, meron sila talagang pinanghuhugutan at yun yung si Lord. Now ang next sa ginagawa ni attorney ay ihimayin na po ng yung chicken. Kasi bago natin i-boil, nilagyan na rin ho natin ng salt
and pepper. Mm-hmm. Para binoboil po lang siya, may lasa na po yung chicken. So yung chicken po, ito po ay nilaga lang. Ano po? Apo. Binoil siya, tapos ngayon po, ito po ay, how do you call it? Si-shred ba ito? Ganyan po. Uh-huh. Maliliit na maliliit. Hihimayin. Hihimayin. Ayan. Ito po yung magiging laman mismo ng bunga. At yes. Itong divine potato salad. By the way, yan po ang ating inihanda. Divine potato salad. Mamaya, you would know and you would learn bakit po divine, yes. Sabi nga ni Atty. Jess. Mm-hmm. Ayan. So yung lahat ng Ricardo, inihanda na po. Kaya na po yung ating yung onion, yung celery, yung carrots, yung patatas, ngayon po yung chicken. Ayan. Aha. Okay. So, siyempre, dapat pag ginagawa ito, malinis dapat ang kamay. Yes, magugas diba, muna. No? Ayan. And of course, yung hair mo dapat naka... Oh, oh. Nasa TV lang kaya nakabubay. Pero dapat naka, kung pwede nga, naka-hairnet. Sige po. Si Emba, yung amount pong ito ng chicken, ano ba? Yung isang pitso, yung isang usually mga half kilo ng chicken para mas malasa yung potato salad. Ah, okay. Sige po. Siguro pwede naman tayong mix po ngayon. Mix, no? Attorney Jess, sige Attorney. Po. So una? Ilalagay muna natin yung mga celery. Eh, by the way, ito po yung ating pong finished product. Yung kanina Okay po. So atin pong itong ihahalo po dito. Okay? Celery. And then, ano po ba ang next attorney? So, yung onions. Onions. Bali, kung ayaw niyo po ng masyadong lasa yung onion, konti lang po talaga for flavor lang. Okay, so siguro po, ito lang attorney, okay po ba ito? Yes, tagdagan ng konti. Okay, sige po. Ayan. Okay. Ang paghalo po ba, attorney, po ng ano? Last na yon. Last na po yung halo natin. I-pour muna lahat. Aha. Ang next ay raisins. Raisins po. Raisins po. I'll put raisins po ba? Okay po ba ito? Sige, raisins. Pwede. Tapos pickles. 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 Lahat po ba ito? Oo. Mas masarap po yung ang pickles, flavor. Pampalasa. Ayan. Okay. So ayan na po. Nahalo na po yung mga ingredients po natin. Sige po. And then, yun po bang carrots? So, yatin din pong isama na. Kasama na yung body. Lahat. Sama-sama na siya. Ah, mag-ingat lang po talaga siguro, no? Para huwag siya madurog yung ating pong patatas. Make sure po na wooden po yung gagamitin. Okay. Ay, yung pala lang dahilan bakit po talaga wooden, hindi siya yung metal. Mas kasi soft ito, ano? Mapiprick niya yung potatoes and carrots. Busog pa ito, attorney? Half lang po? Sige. Sige pa, ayan. Sige po. Okay. Po ito. And then, with open chicken. Opo. Ayan. Ito po yung kainang shredded chicken. Na binabara na. Binabara ng juice. Pineapple juice. Pineapple tea leaves. Dagdag na lasa. Ito, masarap ubusin. Sigurado, Kuya Jojo, Father Jojo, no? Right. Ayan. Kasi lasang-lasa yung laman. Ayan. Ulam na talaga kahit saan. Ulam na yan. And of course, pag nagluluto ko, Father, minsan may nagdadasal din ako na, Lord, sana masarap yung ginagawa ko. Kaya divine. Isang dahil bakit divine siya. May divine problem sa katama. Make sure, may intervention. Make sure you cook with love. Yeah. Kasi minsan sabi nila, pag masama yung loob mo nung habang ka nagluluto, na nararamdaman. Pag kaya yung mga tama masama ang loob, parang pumapait, mapakla po yung pagkain. Ayan. And so, yung potato po ba, ay yung pineapple, yes, ngayon na rin po ito? Ayan. So, habang po ating pong hinahalo po lahat ng ating ingredients po, tayo po muna ay mag-break. Babalik po tayo para po ating makita yung pong paghalo po nito, and then we see and we even taste ano ba yung divine potato salad. Babalik po kami. We're back in Tastemony at ngayon po inihalo na natin halos lahat ng ingredient. Yung panghuli na ating gagawin, according to Attorney Jess, ay yung ating cheese. Ayan. Yes. Ito na po yung cheese. Tayo po ay nag-halo. At least cut into half ng cheese, hindi po ba? Right. Yes. And then we're going to shred po yung cheese or ikakat lang po siya by yung cubes. Idadice natin din katulad nung ano, pero this time mas medyo maliitan natin. Mas maliit yung shape, no? Ayan. Kasi hindi masyadong maganda sa panlasa pag buo talaga na malalaki. Kasi maalat din, ano po. Pero kung may shredder kayo, pwede na rin siguro yan, Father. Pero mas maganda po tayo dito. Mas you advise po. Mas maganda yung cubes na maliliit. Oo, yung cubes na maliliit po ang mas okay. So, ayan. Galing mag-slice ni attorney. Ayan. Right.
By the way, bago kayo magtuloy sa pag-i-slice, attorney, na, again, we keep on telling the our viewers na, attorney, paano nga ba kayo napili niyong maging abogada sa kabila po ng inyong say, kakulangan, yung physically? Pero po, alam niyo naman ang pag-abogado ay hindi biro. Mm-hmm. Yes, Father, kasi maliit pa ako, nakita ko na kagad yung discrimination ng persons with disabilities. Mm-hmm. Yung iba talaga yung turing sa'yo just because iba yung itsura mo. Iba kagad ang meron na kagad silang iniisip na kapag may disability ka, ano yan, napaka slow yan. Pag may disability, hindi mo makakausap ng maayos. There's something in the head. Kaya mali pa ako na sense ko na kagad yon. So siguro at the back of my mind, iniisip ko someday hashtag balang araw. May hugot. Ayan, may hugot. Balang araw, people would know na wala namang difference between us except for our physical limitation. Appearance. Yes, yes. Kaya talagang pinili mo yung pinakamahirap. Yung parang intayin mo. Parang may pelikula natin, bukas. Sandali lang ha, sandali. Right. So, before law, ano yung pre-law course mo? Nag-2-year course po muna ako kasi since mahirap lang po kami, magka-college na po yung sister ko. So, kailangan po na mag 2 years lang yung course ko para makapag-college po yung sister ko. Remember, 7 sila. 7 yes. Magkakapatid. After po nung 2-year course ko, nakapagtrabaho po ako kaagad sa courthouse. So, after nung 2-year mo na course, nagtrabaho ka na anong trabaho mo sa courthouse? Court stenographic reporter po ako. Ano ba? Yung steno. Marunong po ako mag-steno. Shorthand. Shorthand. Marunong po. And mabilis din po akong mag-type. So, sa court hearing, kayo ata yung sa harapan. Stenographer. So, nilipat na po na. Tama, mas malaki. Sige po, attorney. Ayan. So, ito po ngayon, I will help you now with your mixing. Ituloy niyo po yung inyong kwento tungkol po sa inyo pong pag-aaral, how you became eventually sa pong abogada? Nag-working student po ako since work. Sa umaga po, nag-work ako sa regional trial court. Then, sa gabi po, nag-a-attend po ako ng law ng studies at night sa Arellano University. Kasi pag ni attorney, no? Buti kung ano-ano lang yung inaano niya, pero naglo-law siya, no? Uh-huh. And at the same time, nag-work pa siya sa regional triad. So ngayon po, nahalo na po yung ingredients, sabi nga ni attorney. Ilalagay na po yung mayonnaise. Ito po yung medyo dagdag na lasa. Na natin, Father, and of course, hindi magiging salad kung wala po yung mayonnaise. So, ayan. Lahat ba ito, attorney? Opo. Mm-hmm. So, yung white ground pepper po. While working student po ako, dun po ako medyo nagkaroon talaga ng trials ng grabe. During sa law school ako, and nag-work din po ako, yun yung nagkaroon na po ako ng end-stage renal disease. End-stage renal disease. Ibig sabihin po noon, attorney? Bali, yung function po ng kidney ko, bumaba na po to 3% na lang. Oh. So, ang gumigising po sa akin, po yun, ano? Yes, nag-dorm po ako para mas malapit ako sa work, sa school. So, from work, punta ako school, doon na rin po ako natutulog sa dorm sa school. So, gigising po sa akin yung hilo. Kasi sobrang taas po nung creatinine levels ko na noon. Kasi po, yun nga po, since working student ako, after class, magla-library pa ako after class. Si paglagamang art. Tapos, pag sasabihin sa akin, magsasara na ho yung library. Paglabas ko, syempre nagugutom ako, Father. Sarado na yung cafeteria. So, kakatok na lang ako kay Manang. Pagkatok ko kay Manang, ang ilalabas sa akin yung instant. So, yun pala yung mga noodles po, instant kasi noodles. Kasi high sodium content. Yes. Ang mga noodles kasi may mga preservatives. No, tama. Sa mga kabataan talaga. Kadalasan yun na nakakain ninyo pagkagabi. Kasi yun na yung available at yun na yung pinaka-available na pagkain. Mabilis, no? Sabi ng nephro ko, kailangan ko na daw i-dialysis. Yun yung talagang na-frustrate ako dahil gagraduate na dapat ako ng Sound College of Law. So, wala po akong magawa. Basta kailangan na ho na ma-dialysis.
So, dinialysis kayo nun? Yes, Father. Subclave yan dito sa gilid nila, guys. Gano po katagal kasi yung dialysis? Medyo... 4 hours, Father. But during those time, have you decided to abandon your studies sa law? I know, Father. No? No? Grabe po. No. Talaga? Talagang fight. Oo. Talagang fight. Pursigido talaga si Attorney Jess. Kasi ang hirap kasi nung dinadialysis ako, na allergic ako sa dialyzer, nag-seizure ako during dialysis. Ano pong nakatulong po sa inyo sa ganun mga pagkakataon? I always pray. I always call on Him. There was a time na hindi ko na kinaya. Nag-pass out ako during dialysis. Mm-hmm. Tapos I prayed to God. Sabi ko, Lord, eto na ba yun? Kumbaga, game over na ba yan? Mm-hmm. Wala na ba? Nagdasal ako, nag-thank you ako sa kanya. Biniling ko na yung parents ko sa kanya. Mm-hmm. Take good care of my parents, my family. Mm-hmm. Pero resigned, if you would continue na yung let me live longer, I will devote the rest of my life serving you. Wow. Yung so pala yung promise, ano? Opo. Ano nangyari, no? During your dialysis, naging maganda naman yung reception ba nung katawan mo? Pero yun nga po, yung time na yun, pagising ko, dumating po yung cousin ko who's a transplant surgeon. Mm-hmm. Binalitan niya sa akin, yung dalawang sister ko po, nagpa-matching type na yun. Sabi niya sa akin, alam mo, Jess, first time nangyari to na yung dalawang nagpa-matching, perfect match. Wow! Oh, so, praise talaga. Mm-hmm. Praise the Lord na talagang ganun niya ako pala ginabayan through all this. Mm-hmm. Yun yung time na, kung yung sa footprints in the sand, yun yung time na He carried me. Again, ngayon so, po. So, yung two sisters mo ay match one perfect. Brother and one brother and one sister. Perfect match po kami. Sinong nag-donate? Yung eldest po namin, yung ano. Nag-volunteer siya? Eldest po namin na nagbigay ng kidney. So, eldest, your brother? Yung sister po. Ah, your sister. Ano, wow. Nagbigay. Very selfless. So, nung time na yun, ano, byuda pa siya eh. Mm. So, after niya mag-donate, after ilang years, she remarried. So, ngayon, naging mas klaro po bakit naka divine. Yes. Sa buhay po talaga ni Ate Jess. Talaga yung naman, divine intervention. Hindi talaga rin siya, kumbaga, sumusuko. Oh, ano? Okay. Talagang go with God's help. Nung natuloy na po yung transplant, nung December 16, 1999 po yun, sa National Kidney and Transplant Institute, pagising ko po, umiihi na po ako. That's good sign. Ibig sabihin po, na-accept po and successful po yung transplant yung surgery. Yung studies niyo po, eventually, reverse isolation, nakamask po ako. Mm-hmm. Kasi yung immune system mo mababa dapat. Mm-hmm. Opo. So, during recuperation, nagre-review rin ako. Mm-hmm. Talaga naman, nagre-recuperate pa, review-review pa rin, ano? Hindi ka rin attorney. Sabi nga eh, God helps those who help themselves. Right. I-refrigerate po natin ito. Mas maganda ho overnight para talagang chilled siya, masarap. Okay. So, ito po yung naging sa phrase. Pero bago po yan, of course, mag-break po muna tayo. At mamaya, pagbalik natin, inyong may kita kung ano na po ang after being chilled for a while, inyong po may kita ang itsura po ng divine potato salad. Yes. Mabalik po kami. We're back in testimony. Katatapos lang po natin gumawa ng potato salad at nilagay muna natin sa chiller, sa refrigerator, yung ating salad para masarap kainin mamaya. Siyempre, hindi lang pambara ang aming lulutuin ngayon. Siyempre. Magpe-prepare din tayo ng masarap na panula. Panula, no? Ayan. At organic yung ating gagawin kasi gagawa tayo ng Tanglad coolers. No? Tanglad coolers. Okay, mabibili po natin muna sa palengke ito pong Tanglad. Isang bigkis. Okay. Mm-hmm. Usually, ang isang bigkis po, ay mga 5 to 6 stalks. Okay. So ito po ay iboboil natin sa 1 liter of water. 1 liter of water. So dito po sa loob po ng akin pong pan, meron pong nakalagay na 1 liter po ng tubig. And so lalagay sa loob, then we will boil it. Ayan. Siguro mga 15 to 20 minutes. Ayan. Medyo lakas po ng konti ito, ha? Ayan. Okay. So ito po yung tubig sa loob, ha? Right. At ano sa loob po yung tanglad. At habang pinapakuluan natin yung tanglad, we will make the syrup. Ayan. Yun. Father, ako naman yung gagawa ng syrup dito, no? So, i-boost natin. High talaga mga gamit dito sa hey, Father Jojo. Right. Lagayin natin yung
1 cup of water. Aha. Ooh. And okay. And then sugar po. 1 cup po. 1 cup of sugar. Brown sugar. Talaga naman. Aha. Kaya matamis. Mm-hmm. At nanigas ang sugar, no? No? Ayan naman. Kukudkudin lang. Talagang ganyan ang, ano, ang asukal. Sabihin ang natural po yung sugar right. na yan. Right. Organic. Okay. Kaya healthy. Right. So, i-stir lang natin para matunaw yung sugar, mm-hmm. okay. no? So, iboboil po natin siya para maging syrup na. Mm-hmm. Maging ano natin, caramel syrup. Iyon. Habang pong si Father Jojo, kanya pong inihahanda po yung atin pong caramel syrup na yung sugar, kayo na po, you are sharing how blessed you were mula po sa pagkabata in spite may mga limitations din. And I'm sure sa mga tao pong talagang feel na blessed sila, mm-hmm. parang they're inclined to give back also. Yes. Ayun po, after po, kayo after po ng inyong, yung inyong pong ramdaman, kayo po ay gumaling. Mm-hmm. Yes. Kayo po ay naging abogado. Siyempre, nag-recuperate muna ako. It takes some time. So, naka-reverse isolation nga. Then, mm-hmm. After finishing nga po na di nag-review. Mm-hmm. And, nung May 2002, May. I took my oath as a lawyer. Wow! Sabi galing. Nga, ikaw na. Sorry, ikaw na. Yung painstaking na pag-prepare niya sa bar, di ba? Yes. No? Hindi kaya and madali. Since I remember yung parang covenant ko with the Lord that right. I will serve Him for the rest of my life. Sinabi mo talaga yes, yun? Yes, na nagpre-pray ako. Yun yung nag-active na po ako sa Archdiocese of Manila. Ministry on Persons with Disabilities. Ito yung PWD na tawag na Persons with yes, Disability. Ito po yung sa Cartas, di po ba? Yes, Cartas. Sa Pandacan. And I learned the sign language for the deaf. Wow! Magandang araw sa ating mga kapatid na for the deaf. Good day. Good day. Ano? Good day. Yeah. So, ano yung mga good day. That's yes. Nice. So, marami po akong activities. I went into sports. I was part of the Para Games po. Talaga? What sport po do you play? I play wheelchair table tennis. Kasi yung iba nagkakasakit na may disability, parang feeling nila hanggang dito lang sila. Kaya bumbuhay nila hanggang doon lang. Pero, nako, kakugutan talaga ng ano yes. eh. Huhugutan talaga ng hope and inspiration si Attorney Jesse. Through God's grace. Right. And nung maliit din kasi ako, I dreamt of becoming a broadcaster. And right now, I have a radio program. Nice! It's sponsored by the Federation Internacional de Abogadas. Galing naman! At ngayon, may cooking show na siya. Diba? Mga media. Hindi lang naging radio. Ano? Ano pong inyong, saan po kayo nag-work as a lawyer? Right now, I'm a state solicitor sa Office of the Solicitor General. Ang bigat na ating kaharap, Father Jojo. Grabe! Pwede pa masulisit sa solicitor's office. So, darating na Pasko. Ay, pwede. Paris po, sa pala Jojo, nag-aaring Paris nice. Po yan. Okay. And I make sure po that I give service po to the poor. Okay. Very nice. So, very active kayo sa Ministry for the Disabled. Ministry for Persons with persons Disabilities. With disabilities. Okay. That's nice. Kasi napakaganda na kapag nag-minister kayo sa kanila, talaga nabibigyan niyo sila ng inspiration. Yes, and mm-hmm. I also am a motivational speaker. I speak before parents of children with disability. I tell them to please continue sending your children to school, even if they have physical limitations. I'm sure you have a lot of people to inspire. Yeah. There will be other people who will be inspired by you. Tama, kasi yung iba na may sakit, di ba? Huwag ka na mag-aral, total. Hindi ka naman magagalito. Hindi ka magagalito. And I continue, of course, to still face discrimination. One day, Father, nandun ako sa mall. Pagpasok ko ng elevator, nakarinig agad ako, sabi nung isang babae, ate, itong 20 ba, sana makatulong. Really? Ala, nasyak ako talaga eh. Talagang, anong ginawa mo, te? May gano'n, hiningi ko yung 20. Hindi, joke. At hindi ko siya isang daan. Ito, ate. Pero talaga. Pagpasok ko,
tinitigan ko silang lahat. Uh-huh. Kung sino yung, syempre wala, nakaimig. Ganun. Talaga? Wow. Pero it still hurts. Yeah, yeah, yeah. Oo, oh, di ba? Oo. Father, okay na po ata yung nipo. Sirup natin. Ito rin po siguro. Okay na po ito. Yung finished product po ang papakita natin. So, hindi po nakita si Father po. So, istop ko na ito, yung sirup po. Okay. Ayan. Si sirup, ibalik natin dun sa water lalagyan. Although tayo, Father Jojo, ay may inihanda po tayong finished product na po. Ah, okay, good. So ito po yung atin pong finished product na sirup. Na po, so ilalagay na po natin. Ay, tatanggalin po muna natin yung tanglad sa loob. So ito rin po yung tanglad atin po na puluan. Yan po yung na-boil na. Finished product na rin yan. Ano? But even po ito, meron na yung finished product po na pinalamig na rin. Okay. Yung finished product ng finished product. So meron po tayo. I think atin po ito nilagay sa atin pong ref. Frigidaire. Yes. Kukulin ko na po siya. So ito yung tanglad without the sirup. Yes. Okay. With the sirup na po. But na-miss na po siya, Father. Ayan. So tanong ko lang, pagkaalis ng tanglad, tapos ganoon, habang mainit pa, dun ilalagay yung caramel syrup. Yes, Father. Tapos mix niyo po mix yan. Mix haluin natin. Okay. Tapos so, mas masarap sa frigidaire. I-chill din natin, like the potato salad. Right. Eh, dun po sa calamansi, anong gagawin natin doon? Mimix din natin siya. To add flavor. Okay. Okay. So I think mayroon na rin po ata yan, Father Jojo. Nilagyan na yan kanina. So yung okay. Yung i-chill natin, lalagay natin. Right. So kuwain ko na rin, Father, yung atin pong na-chill po na potato salad. Sige, igigilid ko na ito, ha? Okay. Para... Add ito, Father. Ayan. Ayan. Sarap. Ito na si potato salad. At ang ating mga tester plates. Ayan, ito po. Tayo pa ikukuha ngayon. Ito yung favorite part ko. Yes. Siyempre. Dito talaga natin mahuhusgahan yung divine na sinasabi ni Attorney. Attorney, no? Yes. Ayan. So ngayon po, we're going to serve po yung ating inihandang divine potato salad. Ayan. So, with? Ito po. Yan. Of course, so, lagyan po natin ng ice. Tanglad juice. Lagyan natin ng ice po. Na pang, ito. Pwede na ito siguro. Ayan. Okay po ba ito? Okay. Ayan. Sige po. Hado ka itong mag-eat. Opo, off na po siya. Ayan. So we will see po ha. Attorney, ito po ang divine. Divine looking and I'm sure later on, divine tasting. Ayan. So, Father Jojo, ito ay para sa'yo. Thank you. And of course, ito po. Attorney, kayo ba ay malakas kumain ng potato salad? Ayan. Okay, thank sige you, po. Father. At siyempre sa akin, dapat mas marami. Sige po. Nice. Atin pong tikman. Tikman atin pong inihandang. Oh, Father. Father, sabi nga nila, divine. It's so divine. Divine. Mahawa. Attorney. Nag-blend yung pineapple, yung celery. At cheese, syempre, mayonnaise, potato, maharap. Wala po yung tikman din. Maharap. Cooler, tanglad. Maharap ang timpla. Perfect. Tamang-tama po ito pag mayroon kayo mga party, may mga gathering. Sa inyo pong big family, family of seven. By the way, attorney, kayo po ay mayroon pong asawa, hindi po ba? Yes po. Ayan. By the way, siya po ay, kanya pong, nung siya po ay, yung kanyang maiden name ay si Kihor. Ngayon po siya po ay... Magbanwa. Ako, napakasarap talaga. Attorney, sa inyo pong napaganda at very inspiring pong life story po, siguro po maganda na ngayon, baka meron po kayong mensahe pong nais bigyan diin na iwan po sa ating mga televiewers, especially doon po sa mga dumadaan sa mga pagsubok po sa buhay nila. Father, kasi doon sa mga napagdaanan ko, I'm encouraging people na right now nagkakaroon din ng mga difficulties in life, mga hardships. Just believe in His ways. Kasi hindi, God will not parang give you something na you cannot handle. And He will really see you through yung mga difficulties na nangyayari. Yun lang. I always believe in God's ways. God is always faithful. Right. And God is always creative in helping po sa atin. Father. Alam mo, sa buhay ni Attorney, just nakita ko yung personification ng hope. Iyon. Pag-asa. Sa pagkat hindi siya bumitaw, lagi siyang looking forward, lagi siyang very positive outlook in life, very persevering because she believes she can do it with God's help, God's and God's look grace. How far she has come. Diba? Siya po ay nakatapos, ngayon po sa abogada, at
she is very much involved po sa church ministry. Right, yes. And we're looking forward na maging judge naman. Sana po. We're looking forward. And we will pray for that, attorney, because thank you, Father. You, at this point, you're giving so much hope and inspiration to our many viewers. Uh-huh. Pagka mas mataas yung maabot mo, mas nakapagbibigay ng pag-asa. Uh-huh. Mm-hmm. Pero where you are right now, God. It is, ano na, talaga naman, it's such a blessing. Uh-huh. Such a blessing. Inspiration. We thank you, attorney, for guesting in our testimony. Indeed, your life has been a beautiful testimony of God's mercy and love. At ganyan din po ang ating pong friends po sa Heyfel. Sa inyo po ay maraming salamat po sa pagsuporta po sa amin. Yeah. Kaya join in, for the best way to one's heart is through the stomach. So let us serve one another with grace before meals. And after meals too. Ako po si Father Jojo Benafe. Ako po si Father Roy Belier. And this is your show, Testimony. Kaya na po tayo, attorney. Ang talaga na handa sa atin. Yes.